ang aling topic, guys. Tayo maggagawa tayo ng kama. Kupitan muna natin. Asarol ba? Ganito na magpapatas sa kapitya. Sa Pechay. Ayan na. Ayan natin yung tinila natin. Pero hindi yan ang itatanim natin. Ang itatanim natin yung mustasa. Ano naman yung mustasa? Pupunot tayo ng mustasa, ilipat natin doon. Ginawang flat. Magbunot ng mustasa, hindi po isa-isa ang pagbunot. Maramihan. May iwan yung mga maliliit. Yan ito. Paghatak mo, kuha yung mga ugat. Hindi pa rin matanggal yung ugat. Okay lang yun. Yung lupa. Eh kung isa-isa mong bubunotin yan, eh hindi ka makakarami. Kaya ang pagbubunot, ganito. Dapat mabilisan para makarami. Hindi yung pa isa-isa lang. Kung isa-isa lang yung gagawin mo, eh, hindi ka makapagtatanim ng maraming. Tingnan po natin. Ayan na yung mustasa. Pagkatapos nito, ililipat natin doon. Sa kabilang flat. Ganito. Ayan. Diba? Ganito lang po ang pagbubunot ng mustasa. E dinaiwan po yung mga maliliit. Dapat sa dulo. Bali, dalawa lang kami. Eh kung kukuha ka pa ng sasahuran, eh... Tama. Diba? Mapupunta lang yung... Naghirapan mo dun sa sasahuran mo. Kaya tigis lang. Tingnan po natin kung paano magbunot ng mustasa. Okay, masaya. So, it's 2 PM in the afternoon. Sobrang init. Pero ganun talaga kapag sa kabukiran ka nakatira. Kailangan matiis yung init. Pero na ako nagtatanim ka. Ito, gagawa tayo ng sukatan. May sukatan ako dito. Dito ako. Paano gusto niyo? 1 metro. Pwede na 1 metro. Dito. Pero sa akin, ito hanggang dito. Yung sukatan ko.
eh lalagyan natin dito. Dito. Yan mga ka-petchers. Yan. Oh. Sukatin natin ganyan. Ipan natin. Okay. Guguhitan na natin. Guguhitan natin ganun para makagawa na tayo ng lahat. Mga taniman ng mustasa. A few moments later. Tapos na natin isang plat. Talagyan natin ng pilapil. Ito. Yan. Ito. Pilapil. Yan. Talagyan natin ng pilapil. Ang pinaka-pilapil lang dito. Para pag dinigan natin, hindi tatagas yung pan, yung tubig. Parang harang. Oo, harang para pan. Sige. Lagyan natin ng pataba. Complete. Complete to. Sige, sabog na natin yun na to. Ganito ang pagsabog na ganun daw po ang paraan ng pagsasabog. Tamnan ng pitya yung sasa, tinigan na natin para hindi ma-stress yung kan yung itatanim natin para may madami yan. Stress. Ano yan, invento nyo po yung pandilig nyo? Hindi, galing lang sa probinsya to. Itong panto. Itong pandilig na to. Ito po yung isa taga-suporta dun sa host. Tatanan na natin. Punta po. Ito po ang ating punta. Yan. Ito ang pagtatanim ko ay hindi kuan hanggang dito lang yung itatanim natin, hanggang dito. Kagaya ng ganito. Ayun. Kapag malalim kasi, kapag hanggang dito sa may talbos, kuan malulusaw mga so, ayan na. Tingnan mo ganito ang pagtatanim. Yan ah. Oh.
Na mayroong mayroong nagsasabi, bakit hindi pa raw isabog para hindi na daw itanim. Pwede po yun kung meron po tayong patubig. Kaso lang, ang ating pandilig ay, ayun, may spray lang. Kaya hindi po pwede dito yung sabog. Ang kagandahan lang po dito sa pagtatanim ay sa sabog, ipagtagulan, hindi siya mababaha. Meron kang tapunan ng tubig. Ito, tinan po natin itong kundan namin. Masyado na po kasing malaki. Kaya namin pinalaki masyado kasi nga sa panahon natin ngayon, tag-araw, kung maliit yan, ay madaling matuyo. Tingnan po natin paano magtanim. Madali lang po magtanim. Pag naitanim mo na, mag-aantay ka na lang ng 18 days. Yun. Pwede na pong harbisin. Pwede nang anihin. Yan ang pinakamagandang sitwasyon nung ikaw ay nag-aani na. Ay, yung mga pataba kanina. A few moments later. Patapos ilipat yung punla, siyempre didilikan. Pag natapos ng tanim, siyempre didilikan natin para hindi makapan na mamatay yung kaling natin.